Okay guys, hello everyone. Today magpapalit ako ng temperature gauge ng aking owner kasi hindi na siya gumagana. So, ang pagpapalit ng gauge isa sa pinakamadaling gawin sa sasakyan natin. Although may mga gauge na komplikado at hindi nyo pwedeng i-DIY, isa sa pinakamagandang example ay yung ampere gauge. Kasi yung ampere gauge, kuryente yung pinadadaloy natin dyan, yung amperahe ng sasakyan natin ang sinusukat niyan. So live na kuryente ang dumadaloy sa ampere gauge. So delikado, hindi pa naman dumadaan ang ampere gauge sa fuse. So pag nagkaroon ng short circuit, may possibility na masunog yung gauge at masunog yung buong sasakyan nyo. So yung ampere gauge, so hindi ko may advice na i-DIY nyo. So itong temperature gauge, napakadali lang niya kasing gawin, so pwede nyo siyang i-DIY. Gauge lang naman, tapos ikokonekta nyo lang siya dun sa ating cylinder head o kaya dun sa may water pump kung saan man nakakonekta yung adapter o yung sensor itong ating gauge. So sira na yung aking lumang temperature gauge, papalitan ko na siya nitong bago. So murang klase na lang yung binili ko kasi nasubukan ko na rin naman to. Meron ako nito sa isang sasakyan namin, so tumagal naman na siya ng 3 years. So okay lang kahit mamurahing klase. Importante lang naman na mamonitor natin yung temperature ng ating water. Kasi hindi natin pwedeng hayaang mag-overheat ang ating sasakyan, lalo na ngayon napakainit ng panahon. So kailangan maging very observant tayo sa temperature ng sasakyan natin. So step by step ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng temperature gauge. Okay, sa first step ng pagtanggal ng ampere gauge, meron dalawang tornilyo yan sa likod, 8mm. Okay, so ayan. Okay. Medyo mahirap siyang makita. Okay. Ayan. Meron siyang dalawang tornilyo na nag-hold sa kanya. So tatanggalin nyo lang yan, mahuhugot nyo na yung gauge. Tapos mamaya doon sa may engine, doon nakakabit naman yung kanyang sensor. Yun naman yung tatanggalin natin. Tapos kakabit na natin yung panibago. Okay, so tanggalin muna natin yung dalawang lock para mahugot yung gauge. Okay, so nahugot ko na. Tanggal ko na 'yung ating temperature gauge. So, doon naman tayo sa labas, tatanggalin natin 'yung sensor. Disconnect nyo lang itong wire. Itong wire na 'to, nag-iisa lang naman ng wire niyan. Wire 'yan para sa ilaw ng gauge. So, kapag madilim na, pag binuksan niyo 'yung headlight, sabay na iilaw 'yan. Kasama nung headlight nyo. Okay, so tanggalin nyo lang yan. Kapag nagpapalit kayo ng mga gauge, especially kung kasamang pinapalitan ng mga lights, may advice ko, tanggalin nyo anything na ginagawa sa sasakyan natin na may kinalaman sa electrical. Maganda tanggalin nyo yung negative terminal ng battery. Iniiwasan kasi natin magka-short circuit. Although dumadaan kasi sa fuse ang mga gauge, dumadaan naman siya sa fuse. Ang problema, kapag nag-short circuit, puputok yung fuse. So sayang din yung fuse, 10 pesos.
So kung magagawa nyo naman magpalit ng gauge ng walang pumuputok na fuse, nakamura pa kayo ng 10 pesos, hindi ba? So, ayan, so natanggal ko na yung gauge, tatanggalin na lang natin yung sensor sa labas. Okay guys, ito yung sensor ng ating temperature gauge. So kapag tinanggal natin yan, tatapon, expected nyo na tatapon ang laman ng radiator. Kung tubig man yan o coolant, tatapon. So yung sa akin, coolant. So ang ginawa ko, sinalo ko na yan kanina, dinrain ko. Dahil plano ko rin ibalik yan mamaya pagkatapos ko magpalit ng gauge. So ito, 16mm wrench ang kailangan dyan. Since wala akong 16mm wrench, gagamit na lang ako ng katala. So na-stock up na yung aking sensor ng temperature gauge ko. So medyo mahirap na siyang tanggalin ngayon. Okay, medyo na-stock na siya, so medyo mahirap na siyang tanggalin. Pero kailangan natin siyang pwersahin. Okay, ito yung sensor niya. So natanggal na natin siya. Bago natin ikabit yung bagong sensor, linisin muna natin yung pinagtanggalan. Okay guys, ay kakabit na natin itong sensor ng ating temperature gauge. So, lagyan nyo na lang muna ng Teflon itong part na to ng screw para hindi mag-leak dyan yung tubig or yung coolant ninyo.
So yung Teflon ginagamit din yan sa mga tubo ng tubig. So magandang gamitin to para ma-seal kahit papano yung tubig at yung coolant para hindi tumulo or hindi mag-leak. Tapos ipasok nyo lang yung sensor sa loob tsaka nyo higpitan ulit yung itong screw. Guys, so pinandar ko na yung makina ko, so kita naman wala namang leak doon sa pinagkabitan natin ng sensor. So check din natin yung gauge. Ayan, so yung gauge ko umaangat na siya from cold. So ibig sabihin gumagana na tong sensor, itong temperature gauge ko, na hindi tulad nung una na kahit malayo na narating ko, hindi man lang umangat yung kamay ng aking temperature gauge. So tulad ng sabi ko kanina, ang pagpapalit ng gauge yung isa sa pinakamadaling gagawin sa sasakyan. Although may mga gauge na komplikado, pero yan yung isa sa pinakamadali. So alamin nyo lang kung saan nakakonekta yung mga adapter, yung mga sensor, at malalaman nyo na kung paano magpalit. So next, meron pa akong isang butas dito. Ang dating nakalagay dyan is ampere gauge, pero tinanggal ko na yung kasi nasunog siya. Plano kong palitan siya ngayon ng fuel gauge. So gagawa na lang ulit ako ng tutorial sa pagkakabit ng fuel gauge, para kasi kailangan ko pang pagbutasan yung tanke ko kasi wala pang dati ba nung binili ko itong sasakyan na to, wala pang nakakabit na fuel gauge. So papalitan ko siya, lalagyan ko siya ng fuel gauge. Okay, so sa lahat ng gauge natin, i-purposes yan. So, importante ang gauge. Okay, maraming salamat.